اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم ضلوا فاضلوا. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya buburahin ang kaalaman na ito. Take note of the term ilm. Ang kaalaman na ito, ang din, ang religion na ito, ang gano-gano na lamang. Gaya ng, kumbaga, i-rupture niya kagad, alisin niya. No. Bagkos, alisin niya ito ng dahan-dahan sa pamamagitan sa mga tao, sa isipan at diwa ng mga tao at puso nila sa pamamagitan ng kamatayan ng mga ulama. Hanggang kapag wala nang itira ang Allah na maalam, ang gagawin ng mga taong kanilang mga pinuno o mga scholar ay ang mga taong mangmang sa relihiyong Islam. At magfafatwa sila ng walang kaalaman at maliligaw sila at makakaligaw sila ng iba. Naam? Dahan-dahan mula sa pagkamatay ng propeta, ng mga sahaba, pagkamatay ng mga tabiin, ng at-mautabi ng apat na imma, pagkamatay ni Ibn Taymiyyah, pagkamatay ni Sheikh Abdulaziz bin Baz, pagkamatay ni Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, pagkamatay, nagkakasunod-sunod pagkamatayan. After Ibn Baz, Ibn Taymiyyah. After Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Albani. Late si Abdullah ibn Jibrin, 2009. Tapos, namatay naman si Sheikh Saleh al-Luhaydan. May iba pang mga ulama. Ang pagkamatay nila ay panatandaan na malapit na ang Yawmul Qiyamah. Tignan nyo ngayon, mas marami ang vlogger kaysa ulama. Di ba? Pag nag-vlog ka lang ngayon, alim ka na. Instant. Kumukuha ng mga tao ng kaalaman sa hindi dapat pagkuna ng kaalaman. Kagaya no, madaldal na bakla. Nagsasalita siya ng kahit ano-ano at may hukom at may fatwa din siya. Di ba? Oh. Ngayon, nagkikreate na siya ng fatwa sa mga tao. Hindi ba katuparan ng hadith yun? Ha? Ang isa pang ibig sabihin ng hadith ay hindi na kahit buhay ang mga ulama, hindi na makikinig ang mga tao sa kanila. Doon na sa mga sikat. Di ba? Sa sikat kumukuha ngayon ang tao. If you're not sikat, so I don't care. I don't know you. Hindi kukunan ng kaalaman. Sa? At napaka-delikado nito, mga kapatid sa Islam. Kasi ang kaalaman nito ay reliyon mismo. Nauulit-ulit ko na, naririndi na ang mga tenga ninyo sa kauulit ko sa sinabi ni Muhammad ibn Sirin na tabi'i, rahimahullahu ta'ala, inna hadhal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. This knowledge, itong Islamic knowledge na to, hindi pinag-usapan dito ang chemistry o ano din, trigonometry, whatever dyan. Ang pinag-usapan dito, ang din, ang religion na ito, ang pinagkukunan nyo ng akida, ilm ng akida, ilm ng ano, ito ay relihiyon. Kaya maging metikuloso kayo, maingat kayo, maalaga kayo, pag maampingon ka mo, kang kinsa ninyo gikuha, kang kinsa ninyo natunan ang maong relihiyon ninyo. Saan niyo sinasalok ng kaalaman na to? Sa isa bang tao na naniniwala na ang Allah ay wala sa taas, wala sa baba, wala sa south, wala sa east, walang direction? Kalaban niya ang one direction kasi no direction siya? O, doon ba kayo kukuha ng kaalaman sa ang nagsasabi na ang creator at ang created iisa lang? Doon ba kayo kukuha? Doon sa tao na nagsasabi, mga vlogger ngayon, sabi nila, hindi ako magsasala hanggat hindi ko nakikita ang Allah. Kufur yung salita na yun. Yung pa nagsasabi na, bago ka magtauhid, magkufur ka muna. At marami pang iba na hindi ko maintindihan kung malabnaw na utak ang tumatanggap sa kanila o talagang hindi lang ginabayan ng Allah. At yan na ang mangyayari sa akhirus zaman. Kaya sabi ng ni Fudail al-Fudail ibn Iyad, la yaghurrannaka kathratul halikin. Huwag kang magpapaninilang sa maraming naliligaw. Kasi akala mo pag marami sila, wala tayong lakas, konti lang tayo. No.
Ang pinili ng Allah Ta'ala na nasa tuwid na landas ang kakaunti, hindi ang marami. Tandaan niyo. Dahil kung marami lang, paramihan lang, mas maraming Kristiyano. Diba? Mas marami sila. Mas maraming Buddhist. Mas marami sila. Pero hindi yun ang sukatan. Anong sabi ng Allah? وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Kung ikaw ay susundin mo yung Muhammad ang majority sa ibabaw ng lupa, ililigaw ka nila mula sa tuwid na landas. Ililigaw ka nila mula sa tuwid na landas. So, tanong po kadelikado ang pagsasabing doon na tayo sa majority, no? Ang kaalaman yun ay napakahalaga to the extent na ang mga salafus saleh, ang mga nauna sa ating mga pious predecessors, hindi nila inaalaw ang kahit makinig ka ng kiraatul Quran mula sa gumagawa ng bid'ah. Example pa rin dyan si Muhammad ibn Sirin, rahimahullah. Natatapik ko ito nung nakalipas sa daura. Mayroong dalawang tao na gusto magpaturo ng tamang kiraa sa kanya. Pumunta doon sa Baghdad, sa Iraq. Hinanap siya. Anong sinabi ni Muhammad ibn Sirin? Hindi ako magtuturo. Sabi ng mga students, ya imam, magtuturo ka naman, hindi naman ikaw ang tuturuan. Sabi niya, la uhibbu an asma' min qira'ati ahli al-bid'ah. Ayaw kong makarinig ng kahit salita o pagbabasa ng ahlul bid'ah. Subhanallah. Why? Because he is safeguarding himself na tabi'i na siya, tabi'i. Baka mamaya kumiling pa siya sa ahlul bid'ah. Alam bang kumiling ka lang sa Bisaya? Alam bang mo? So may tawag na, pero murag basi unyog mahimuot pa kanila. Saya agi na to sa Cebu. Murag utap man kaya to baho. Utap. Kuan. Ha, danggit mo, no? Ilang sa Cebu. Yung bang kikiling ka sa kanila. Kundi mo pabor na ka sa ilahan. Oh, nabay mo mo compromise ka lang. Ay bitaw mo. Sakto bitaw siya. Ubuutan bitaw to. Maayo gitong mata. Pero wala na. Approve ka na dun sa kanyang. That's why, ganyan ka, metikuloso sila. Dun pa lang. E tayo ngayon, basta, ay nakabalbas, nakashibag, okay yan.